nag-gain siya dito ng 9 million or 9.4 million views in just one week noong February 5, 2023 hanggang February siya ng 7,000 subscribers in just one week. Kuya Jake should reach 185,000 subscribers around June 13th, 2023. So ayan yung prediction. Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the phone. So hello mga kamikos, kamusta kayong lahat? Sana nasa okay lang tayo ng kalagayan at mag-ingat tayo kasi marami ang nangyayari na kung ano-ano sa mundo bago ang lahat. Huwag niyo munang kalimutan na i-subscribe ang aking channel and always click the bell notification para ma-notify kayo pag meron akong bagong i-upload, i-review o gagawing content sa aking channel. So for today's video, aalamin natin kung magkano nga ba yung estimated earnings ni Kuya Jake sa kanyang YouTube channel na merong subscribers na more than 184,000 subscribers. So si Kuya Jake ay nakapangasawa ng Filipina or yung Amerikano na kapagsalita ng Tagalog. So nagte-trending talaga ito siya. By the way mga kamikos, yung review na ito is just an estimated earnings. Ang site na pinagkukunan natin is public, that is Social Blade site. Ang Social Blade site ay isang public site na kung saan pwede nyo matignan yung estimated earnings ng isang YouTuber sa Pilipinas man or outside of the Philippines. Kung kumikita ito sa isang public site or bilang isang influencer, so may analytics ito sa public site. So without further ado, alamin natin yung estimated earnings ni Kuya Jake sa kanyang YouTube channel. So let's jump into the video. Andito tayo ngayon sa YouTube Stats and Analytics Dashboard ni Kuya Jake. Kung makita dito mga kamikos, meron na siyang uploads na more than 271 uploads. And yung subscribers niya, nakakuha na siya ng subscribers na more than 184,000 subscribers. And total video views niya ng mga videos niya na in-upload sa YouTube, nag-gain na siya ng more than 83,826,975 total video views. And naka-blank dito yung country niya at saka channel type niya. And user created, ginawa niya yung channel na to noong December 18th, 2021. So medyo bago lang din yung kanyang account, pero yung subscribers niya sobrang dami na din. Okay, and kung makita dito yung kanyang subscribers for the last 30 days, ayan, nakuha siya ng 0.0%. Pansin nyo dyan, so ibig sabihin hindi siya tumaas, hindi din siya bumagsak, pero maintain lang yung kanyang subscribers na kuha. Kasi nag green yung percentage, ibig sabihin hindi bumagsak or hindi bumaba yung kanyang subscribers count for the last 30 days. Nakuha siya ng 25,000 subscribers in just 1 month. Okay, and kung makita naman dito yung video views for the last 30 days, bumagsak ito ng 14%. Paano ko nasabing bumagsak? Kasi nag-red yung percentage, so ibig sabihin bumagsak yung kanyang video views for the last 30 days. Pero nag-gain pa rin siya ng video views na more than 10.869 million total video views in just 1 month. Okay, and kung makita dito yung video or total video views niya weekly, and ito yung pinaka-peak na video views niya, yung pinaka-mataas na video views. So nag-gain siya dito ng 9 million or 9.4 million views in just 1 week noong February 5, 2023 hanggang February 11. So yan yung kanyang total video views weekly. Sobrang taas naman ng video views niya weekly. Okay, and kung makita dito yung kanyang total subscribers weekly, ito din yung pinaka-peak niya. So ayan, January 15, and ito yung isa nasa noong January 20 hanggang or January 29 hanggang February 4, 2023. So nakuha siya ng 17,000 subscribers in just 1 week. Pero yung latest niya na subscribers na nakuha ngayong June 4 hanggang June 10, so nakuha siya ng 7,000 subscribers in just 1 week. So ganyan ka taas yung nakuha niyang subscribers and video views weekly. Okay, so kung makita dito yung kanyang estimated monthly earnings and estimated yearly earnings. So dolyar ito, mamaya i-times natin sa 50 pesos para at least may idea tayo kung magkano ito sa peso. Kasi mga kamikos, ang target nito ng mga viewers niya is mga Filipino. So i-times lang din natin ito sa peso para at least malaman din natin kung magkano yung estimated earnings niya sa peso. Okay, kung makita dito sa lowest monthly estimated earnings niya, meron siyang 2.7 thousand US dollars.
And yung kanyang monthly highest estimated earnings, meron siyang 43,500 US dollars dito sa highest monthly estimated earnings. And yung kanyang yearly estimated earnings dito, kung makikita nyo sa lowest, meron siyang 32,600 US dollars. And maximum niya is 521,700 US dollars. So yan yung kinikita niya, estimated monthly earnings sa Dulyar. Okay, so bago natin i-times yan, punta muna tayo sa kanyang daily estimated earnings, kung ilan or kung magkano nga ba yung potential earnings niya arawan sa kanyang YouTube account. Okay, so kung makikita dito mga kamikos, yung date, subscribers, and video views, and estimated earnings. Kung makikita dito yung subscribers na nagdagdag sa kanya, so 1,000 plus almost every day. So isang araw lang ata yung blank na ano dito na walang nag-subscribe sa kanya, pero meron talaga yan. Pero yung kanyang subscribers daily is 1,000 plus subscribers. So maganda yung flow ng subscribers niya. And yung kanyang video views, kung makikita dito may blank to, ibig sabihin hindi nag-generate yung video views niya. Pag hindi nag-generate yung video views, zero din yung estimated earnings, kasi nga video views yung binabasihan dito ni Social Blade site. Kung walang video views, walang income. So ayan, 0-0. So 1, 2, and 3 yung kanyang 0-0 dito. Yung June 11 niya mga kamikos, hindi pa ito nag-generate yung video views, and hindi din nag-generate yung income kasi hindi pa natapos yung araw na ito. So pag matapos yung araw na ito, magkakaroon ito ng estimated earnings. Okay, kung makita naman dito yung highest daily estimated earnings niya, meron siyang 189 US dollars, and maximum niya is 3,000 US dollars. So yan yung pinaka highest daily estimated earnings niya. Kinita niya ito noong June 6, 2023. So yan yung kanyang estimated earnings daily, and yung subscribers and video views niya talaga namang napakaganda. Pag may nag-red dito yan sa data niya, ibig sabihin may pinrivate siya or may delete na video. Okay, so far naman wala naman nag-red, so maliban sa live. So ibig sabihin live count yan ng subscribers. Okay, and kung makita dito yung kanyang daily average, meron siya sa lowest na 91 US dollars, and maximum niya is 1,400 US dollars. Ito yung daily average, yung kabuang income niya arawan sa YouTube. And kung makita naman dito yung weekly average niya o kabuang income weekly, meron siyang 634 US dollars, and maximum niya is 10,100 US dollars. So malaki talaga income niya. Okay, and last 30 days, same lang kanina doon, 2,700 US dollars, and maximum niya is 43,500 US dollars. Kung makikita naman dito yung prediction ni Social Blade site, so Kuya Jake should reach 185,000 subscribers around June 13th 2023. So ayan yung prediction ni Social Blade site na makuha niyang subscribers sa June 13. Okay, so balik tayo dun sa kanyang monthly and yearly estimated earnings, and tignan natin ito kung magkano ito sa peso. Okay, kung makita dito mga kamikos, start natin i-times yung kanyang lowest monthly estimated earnings. Meron siyang 2,700 US dollar times 50 pesos. Meron siyang 135,000 pesos sa kanyang lowest monthly estimated earnings. And yung highest niya, meron siyang 43,500 US dollars times 50 pesos. Meron siyang 2,175,000 pesos sa highest monthly estimated earnings. And sa taunan niya sa pinakamababa, meron siyang 32,600 US dollars times 50 pesos. Meron siyang 1,630,000 pesos sa lowest monthly yearly estimated earnings. Yearly na pala ito mga kamikos. And yung sa pinakamataas niya taunan, meron siyang 521,700 US dollars times 50 pesos. Meron siyang 26,085,000 pesos sa kanyang highest yearly estimated earnings na potential earnings. Okay, so paalala lang, yung review na ito is just an estimated earnings. Ang site na pinagkukunan natin is public, that is Social Blade site. So hindi talaga to accurate na sinasahod niya, pero binibigyan tayo ng idea kung magkano nga ba yung potential earnings niya or yung kinikita niya sa kanyang YouTube channel. So yung actual na kinikita nito sa account niya talaga, sa private account niya ito, kasi public lang, so nagbe-base sa video views. Okay, so yung kita pala ng isang YouTuber is nakadepende sa video views and ads. Pag may video views, so
possible na lalabas yung ads, pero minsan di talaga lumalabas yung ads. Pero pag lumabas yung ads, huwag yung skip yung ads, kasi doon kumikita yung isang YouTuber. Medyo malaki-laki lang kikitain niya, pero video views talaga. Pag walang video views kasi walang income yung isang YouTuber, di ba? So ayan na mga kamikos, patuloy niyong isubscribe ito and click niyo din yung bell notification para ma-notify kayo pag meron siyang bagong i-upload or yung family niya. So ayan na, thank you for watching. Don't forget to subscribe sa channel ko and click the bell notification, and see you on my next vlog. God bless us all. Thank you for watching.